aming Diyos, tunay po na inyo kaming hinango sa lusak ng kasalanan. Inyo kaming pinatawad sa aming pong mga kasalanan. At kami po'y patuloy po na nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na ito sapagat aming inaalala ang ginawang katubusan ng aming pong Panginoong Jesus doon po sa krus ng Kalbaryo. Nawa sa oras na ito ay patuloy po na patuloy po maging sariwa sa amin ang ginawa ng aming Panginoong Jesus upang kami Panginoon ay patuloy naming alalahanin na hindi kami ang nagligtas sa aming pong mga sarili, kundi kayo ang nagligtas sa amin. Ito ay sa pamamagitan ng inyong biyaya. Kaya naman sa oras na ito, nawa inyo kaming samahan na ipong presensya, patuloy kayong magturo sa amin sa oras na ito. Ito pong aming dalangin sa ngalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Paano po natin alalahanin yung ating mga mahal sa buhay? Kapag po namatay na yung ating mga mahal sa buhay, ating inaalala sa pamamagitan ng pagpunta sa sementeryo. Linis natin ang kanilang puntod at minsan ay nagtatagal tayo doon mga isang oras, dalawang oras. Pag buhay naman yung ating mga mahal sa buhay, paano po natin inaalala? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng bulaklak? O kaya naman ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng salo-salo, party-party, para alalahanin yung ating pong mga mahal sa buhay na buhay pa. Ito man ay kanyang kaarawan, ito man ay anniversary, o anumang okasyon ay talagang binibigyan natin ng halaga ang ating mga mahal sa buhay. Pero pagdating sa Panginoon, ay ano pong inutos sa atin na atin siyang alalahanin sa kanyang ginawang kamatayan. Ito po ay sa pamamagitan ng tinatawag na Lord's Supper. Hindi niya inutos sa atin na alalahanin natin siya ang kanyang kamatayan sa pamamagitan ng gagayahin natin na tayo'y magpapako sa krus, kaya akay tayo ng bundok, o kaya gayahin natin ang kanyang pagpapakasakit o pagpapakahirap. Mga kapatid, ay hindi po natin kayang pantayan ang ginawa ng ating Panginoon sapagkat siya'y isang blameless na tuba na kung saan walang dungis sa kanya, wala siyang kasalanan, kaya siya ay perfect na sacrifice. At ngayong hapon, atin pong tingnan ang mga talata sa aklat ng Biblia na kung saan ito po'y lagi nating tinitingnan, ang 1 Corinthians 11:23 hanggang 26, na kung saan ay kung paano si Pablo ay tinuruan ng Panginoon kung paano siya alalahanin. At sabi niya sa 1 Corinthians 11:23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus nang gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. At sa gayunding paraan ay kinuha niya ang kopa. Pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Sapagka sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So dito po makikita po natin sa verse 26 na tuwing kakainin natin ang tinapay at inuman ang kopa, ay ating ipinapahayag ang kanyang kamatayan hanggang sa kanyang pagdating. So ang ordinance ng ito ay itinatag ng Panginoon para sa atin upang ating i-observe ng tuloy-tuloy hanggang sa huling araw. Yan po ang sabi niya sa verse 26, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Hindi po natin alam kung kailan darating ang Panginoon o tayo datnan ang kamatayan. Pero ang sabi diyan ay ating gagawin ang bagay na ito. Ibig sabihin, ito po ay tuloy-tuloy nating ginagawa. At ito ay may kaugnayan sa ating past, present, and future. Tayo po ay tumitingin pabalik sa ating past, pabalik sa nakaraan upang alalahanin ang kanyang kamatayan. Binabalikan natin ang kanyang ginawang kamatayan para sa atin. At sa present naman, sa kasalukuyan, ay upang tayo'y makatanggap ng kanyang fellowship, makatanggap ng kanyang pakikisama sa atin. At tayo tumitingin sa future. Ang sabi niyan, ay hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik. Sabi sa verse 26, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So ito po ang tatlong bagay na ating titingnan sa talatang ito. Kung saan
sa cross, alalahan natin ang kanyang kamatayan. Ano ba ang nagawa ng kamatayan ni Jesus para sa atin? Sabi niya sa Matthew 20:28, kung paanong ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Ang sabi niyan, ibinigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Sa Ingles, he gave his life as a ransom for many. So pinapakita nito sa atin na ang presyo, na ang ransom ng ating buhay, walang iba kundi ang buhay ng ating Panginoong Jesus. Siya ang nagbayad na kung saan dapat tayo ang magbabayad ng ating mga kasalanan. Pero nakita natin, sa ginawang kamatayan ng ating Panginoong Jesus, ay kanyang binayaran ang ransom. Titus chapter 2 verse 14, ang sabi dito, siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. So sabi diyan, ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili alang-alang sa atin. Ibig sabihin, siya ang naging kapalit para sa atin upang tayo ay matubos. Saan? Sa lahat ng mga kasamaan at tayo ay pakalinisin para sa kanyang sarili. Yung ginawang katubusan ng ating Panginoong Jesus ay para sa kanyang sarili. Tayo ay para sa kanya. Sabi diyan, sambayan ang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Yung ginawang katubusan ng ating Panginoon sa atin, ito po ay may epekto sa buhay natin. Hindi lang niya tayo basta tinubos, kundi yung katubusan kanyang ginawa ay upang tayo ay kanyang maiging pag-aari. At bilang pag-aari ni Jesus, ano ang maiging kapalit natin? Anong isukli natin sa kanya? 1 Peter chapter 1 verse 18 hanggang 19, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minan ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi na mga bagay na hisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. So ang ipinambayad sa atin ay hindi sa mga bagay na hisira tulad ng pilak o ginto, kundi sa mahalagang dugo ni Kristo. Sabi niyang gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Kaya po sa Old Testament, kapag sila ay naghahandog sa Diyos, kapag sila po ay nagsasakripisyo, ang dapat nilang sinasakripisyo ay ang tupa na walang kapintasan. Tupa na kung saan mataba at tupa na walang anumang batik, kundi talagang espesyal. Ang sabi niyan, gaya ng korderong walang kapintasan at walang dungis. Ang Panginoon natin ay gaya ng kordero na walang kapintasan at walang dungis. Sa kanyang pagiging tao, siya ay hindi nagkasala. Kaya siya ay perpekto na maging handog bilang sakripisyo. At ginawa niya ang bagay na ito upang tayo ay tubusin sa ating mga walang kabuluhang pamumuhay. At ang ipinambayad ay walang iba kundi ang kanyang buhay, ang kanyang dugo. Pag sinabing dugo ang ipinambayad, ipinapakita nito na ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Ito ang ating tinitingnan sa nakaraan, ang kanyang ginawang katubusan para sa atin. At ang kasalukuyan naman ay tayo ay nakakatanggap ng kanyang kalinga, ng kanyang pakikipag-isa, ng kanyang fellowship. Sapagkat ito ang kanyang pangako sa atin. Kapag tayo po ay nagsasama-sama, ay nariyan ang kanyang presensya. At kapag ginawa natin ang mga bagay na ito, ang sabi diyan, ay nariyan ang kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Kaya tayo po ay nakikibahagi
sa kanyang pakikipag-isa, sa kanyang fellowship. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 16, ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito'y pakisalo sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito'y pakisalo sa katawan ni Kristo? Sa ating pagkakaisa, tayo po ay nakikisalo. Ibig sabihin, meron tayong fellowship. Kapag tayo po ay nagsasama-sama sa ating mga handaan o sa mga family gathering, at kapag mayroong pagkain, tayo po ay nagsasalo-salo, ibig sabihin tayo po ay nakikiisa, nagkakaisa. Mayroon tayong pakikiisa sa bawat isa. Gayun din, sa pagkainan ng ating Panginoon, tayo po ay nakikipagkaisa sa bawat kapatiran. Verse 17, sapagkat may isang tinapay, tayong marami, ay isang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Tayong lahat ay nakikibahagi sa isang tinapay. Tingnan ninyo ang bayang Israel, hindi ba't ang makumakain ng mga handog ay kabahagi sa dambana? So pinakita niya ang picture sa Israel, kung saan kapag sila po ay ang mga bagay na inihandog sa Diyos-Diyosan, at sila po ay kumakain ng mga bagay na inihandog sa Diyos-Diyosan, ang sabi niyan, sila ay nakikibahagi. Gayun din kapag tayo sa ating pag-alala sa ginawang kamatayan ng ating Panginoon, tayo po ay nakikibahagi sa bawat isa. Kaya kung wala tayong dito ngayon, ay wala tayong bahagi sa katawan ni Kristo. Hindi tayo nakikibahagi sa katawan ni Kristo. Kaya napakahalaga sa atin ang Lord's Supper na ito. Sapagkat sa kasalukuyan ay tayo po ay nakikipag-fellowship sa ating Panginoon, at hindi lang sa Panginoon, maging sa ating sabot isa, mga kapatid. Ang sabi ng John chapter 6 verse 53, sinabi nga sa kanya ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Sabi ng Panginoon, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ang sabi diyan, ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Meron tayong pakikipag-isa, meron tayong fellowship. At ang simbolo ng tinapay at katas ng ubas, ito ang kanyang katawan, ito ang kanyang dugo. Hindi natin kakainin ang laman mismo ng Panginoon at kanyang dugo, pero pinakita niya sa atin na ang mga elementong ito ay sumusimbolo sa kanyang katawan at dugo. At ang sabi na ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin. Meron tayong pakikipag-isa, meron tayong fellowship. Kung paano ang buhay ng Ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na mubang galing sa langit, hindi gaya ng tinapay na kinain ng inyong mga ninuno at sila'y namatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. So, bilang tayo ay nakabahagi, sabi niyan, meron tayong buhay na walang hanggan. Ito ang comfort sa atin sa kasalukuyan. At sa ating hinaharap, sa pagsagawa natin ng mga bagay na ito, ating inihintay ang kanyang muling pagbabalik. Sabi po sa 1 Corinthians 11:26, sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So ang bagay na ito ay tuloy-tuloy na pagsasagawa, sapagkat ating ipinapahayag ang kanyang kamatayan hanggang sa dumating siya. Ito ang ating inihintay, ang tinatawag na blessed hope. Ito po ay comfort sa atin sa kabila po ng ating naranasan na kahirapan. Maring ang ilan sa atin ay marami ng karamdaman sa katawan, ilan sa atin ay mahirap ng gumising sa umaga,
talagang hirap na tayo mga kapatid dahil sa mga karamdaman natin. Pero ang sabi po ng Romans, ating inihintay ang pagbabalik ng Panginoon. Pero sa kabila niyan ay merong reward o glory tayong inihintay. Ang sabi pa ng Romans chapter 8 verse 18 to 23, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat may hambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Sapagkat ang masidhing inaasam ng sangnilikha ay ang inaasahang pagpapahayag ng mga anak ng Diyos. Sapagkat ang sangnilikha ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa. Nang sangnilikha naman ay mapapalaya mula sa pagkaalipin sa kabulukan tungo sa kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ang buong sangnilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. At hindi lamang ang sangnilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkukupkup ang pagtubos sa ating mga katawan. Sa pagdating po ng ating Panginoon, ay magiging kompleto na po ang katubusan natin. Yung ating katawan ay mababago. Kaya habang isinasagawa natin ang mga bagay na ito, ito po ay nagpapaalala sa atin mga kapatid na darating ang ating Panginoon. At lahat ng ating mga naranasan na kahirapan, ay ang sabi diyan, hindi maikukumpara sa kaluwalhati ang ating mararanasan. Kaya ang resulta ng katubusang ginawa na Yesus sa atin, ito po ay nagliluto sa atin na tayo po ay malaya na. Pinalaya na tayo ng ating Panginoon dahil ipinabayad niya ang kanyang buhay. Tayo pinalaya na sa guilt and maging sa kalupitan ng batas at maging sa kapangyarihan ng kasalanan. At dahil malaya na tayo, anong gagawin natin sa ating buhay? Babalik pa ba tayo sa pagkakasala? Balik pa ba natin yung dati nating buhay? Ang sabi po ni Pablo sa Galatians 5:1, para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, kaya't magpakatatag tayo at huwag pasakop na uli sa pamatok ng pagkaalipin. Huwag na tayong magpasakop muli sa pagkaalipin sa kasalanan. Huwag nating balikan ang dati nating buhay. Kundi tayo po ay magpatuloy, tulad po ng mga aral natin, magbihis tayo ng kabutihan, magbihis tayo ng kabanalan. Sapagkat, sabi nga, tayo na ay pag-aari ng ating Panginoon. Ang sabi po ng 1 Corinthians 6:19-20, o hindi ba ninyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo hindi na sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Sabi niyan, luwalhatiin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan dahil tayo ay binili ng isang halaga. At ang halagang ito ay sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Yesus. At ang dugo na ito, ang siyang naglinis, ang siyang naghugas ng ating mga kasalanan. Kaya tuwing ginagawa natin ang mga bagay na ito, ito po ay nagpapaalala sa atin sa katubusang ginawa ng ating Panginoong Yesus. Binabalikan natin ang kanyang katubusang ginawa at sa kasalukuyan ay kasama natin ang kanyang pakikiisa at sa hinaharap ay ating inaasahan ang kanyang muling pagbabalik sa atin. Kaya ngayong hapon, ating gawin ang mga bagay na ito at bago tayo dumako, bago natin distribute ang mga elementong ito, ay tayo po'y lumapit sa harapan ng ating Panginoon at ito yung patuloy na siya sa atin ang ating mga puso upang hindi tayo mahatulan. Aming Diyos, tunay po na batid nyo ang kalagayan ng puso namin. Batid nyo ang mga bagay na nasa isip namin.
Naway inyo kami nga patuloy na patawarin sa aming pong mga kakulangan sa inyo, sa aming pong mga sa mga bagay na kung saan ay namumuhay kami hindi sa pananampalataya kundi sa aming pong mga sarili. Yan yung Panginoon na sa oras na ito ay patuloy po na maranasan namin ang inyo pong pagabala sa amin, ang kalayaan kung saan inyo kami pinatawad. Kayo ang nag-alay ng inyong buhay para sa amin. Kaya naman, in return, ay patuloy po na maipaglingkod namin ang buhay namin sa inyo. Kaya inyo, Panginoon, na sa oras na ito, ay inyo kaming linisin. Tingnan niyo po ang puso namin upang hindi po kami mahatulan sa pagtanggap namin ng mga elementong ito. Aming Diyos ay po namin patuloy na isinasamo ang lahat ng ito sa ngalan po ng aming pong Panginoong Yesus. Amen. Ang sayo po ng Mateo 26, verse 26. Habang sila'y kumakain, ay dumampot si Jesus ng tinapay, basbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan. At kumuha siya ng isang saro at ng makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, uminom kayong lahat nito sapagat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. At sinasabi ko sa inyo mula ngayon, ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas na ito hanggang sa araw na iyon na iinumin kong panibago na kasalo kayo sa kaharian ng aking ama. At pagkawit nila ng isang himno, ay nagtungo sila sa bundok ng mga ulibo. Thank you.
Habang sila ay kumakain, ay dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad. At sinabi, kumuha kayo, kainin ninyo ito, ito ang aking katawan. Tayo magkaisa sa panalangin. O dakilang amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa hapong ito, Ama, narito po ang inyo pong mga iniligtas at ibinilang sa Iglesia. Kami po ang may nagkakaisa sa inyo upang magbigay ng papuri at pasalamat sa biyaya na inyo pong ipinagkaloob sa po sa amin. Salamat po sa kaligtasan na inyo pong itinakda sa bawat mananampalataya sa aming pong Panginoong Jesucristo. At marapat ka lamang, Ama, na purihin, dakilain ang iyong mga tao sa inyo pong dakilang pag-ibig, gaya ng sinasabi sa John 3:16, na gayon na lamang po ang inyo pong pag-ibig sa sanlibutan at ibinigay niyo ang inyo pong anak. At ang anak sa kanya rin pag-ibig sa inyo pong mga tao ay pinakilala kayo dito sa lupa. Ginanap niya ang inyo pong kalooban, siya nagpahayag ng ebanghelyo, kanyang pinalaya ang mga inaalipin ng demonyo na mga makasalanan, pinagaling ang lahat ng mga karamdaman at binigyan Ama ng assurance, Lord, na mayroong kapag-asa sa pamamagitan ng ebanghelyo na nagmumula po sa inyo. At ito'y dumating sa pamamagitan ng inyo pong mga apostol, maging sa aming panahon, sa aming pong mga pastor na nagtuturo sa amin, na tunay po na sila po'y nagtiis ng napakahabang panahon upang maitaguyod, Lord, ang aming pong pananampalataya na kami po'y tumibay sa inyo pong mga salita. Tumibay kami sa inyo pong biyaya. At hindi po kayo, o Diyos, nagpapabaya sa amin. Katunayan, Ama, kinausap nyo kami, bawat isa sa amin, sa mga oras na ito, kung ano po ang turing namin sa nangangalaga sa amin. Batid nyo, Lord, ang puso ng bawat isa. Tunay, O Diyos, na kami po'y hindi pa po ganap, kami po'y makasalanan. At naroroon po, Diyos, na masama po ang turing namin sa aming pong pastor. Tatanim kami ng galit. Minsan, para kami nagdududa na, Ama, batid nyo, Lord, ang kalagayan ng puso ng bata sa amin. Kami narito sa personal, maging sa mga online. Dalangin po namin, Ama, na nawa po, Diyos, habagan niyo po kami, patawarin niyo po kami, at naway panambalikin mo, Lord, ang kagalakan ng kaligtasan na inyo pong ipinagkalob sa amin. At nawa, Ama, bilang iyo pong mga tao na inyo pong binago, pinagkalooban ng bagong buhay, marapat lamang po, Ama, na maipamuhay namin ang mga salita na inyo pong itunuturo, na ito'y inyo pong kalugdan sa inyo pong mga tao. Nawa nga po, Ama, maging masunurin kami, Ama, sa inyo pong mga salita at sa mga ginagamit nyo po, Ama, na nanangamuna, lalo na po, Ama, sa pagpapayag ng iyo pong mga salita at sa aming pong pangapananambahan sa inyo. Kaya salamat, Lord, sa hapong ito na kami inyo, Amang, tinatawag at minumulat, Panginoon. Nilalantad nyo ang iyong puso. At salamat din sapagkat kayo po ay napakatiising Diyos. Kayo po ang Diyos na mahabagin. Salamat, Lord, sa hapong ito sapagkat nilob nyo po, Ama, na kami ay makapanahan sa isa pong gawain na ito na iniutos po ng Panginoong Jesucristo, una sa kanyang mga apostol hanggang sa aming panahon ngayon, Lord. Ito po ay aming pong ginaganap bilang pag-alaala sa inyo pong pagliligtas sa mga sumampalataya po sa inyo. Lord, narito po, Ama, ang tinapay na sumisimbolo po sa katawan ng Panginoong Jesucristo, na kung saan kanya pong ipinamalas ang inyo pong pag-ibig sa inyo pong mga tao sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para po sa katubusan, Lord, ng inyo pong itinakda sa kaligtasan
Bago po man, Ama, likhain ang sanlibutan. Purihin ka, Ama. Ito po'y napakadakila po ang mga biyaya na aming pong nararanasan. At salamat din po, Ama, sa mga katotohanan na inyo pong ipinahayag, Ama, ang hiwaga ng iyong ebanghelyo. Kagaya namin, Ama, naganap na makasalanan, ngunit inyo pong inibig at binigyan niyo po, Ama, ng kaligtasan. Salamat po, Ama, at pagpalain niyo po, Ama, ang mga elementong ito ang tinapay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ati pong kanin ng tinapay. At kumuha siya ng isang sarok, at nang makapagpasalamat ay binigay sa kanila na nagsasabi, uminom kayong lahat nito. Tayo po'y manalangin. Muli po, Panginoon, kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan sa amin, sa patuloy mong gawa sa amin pong mga buhay. Ayon namin pong inaalalang iyong ginawa sa nakaraan, ang kamatayan ni Kristo na siya pong nagpapahayag ng aming pong buhay na kami ay may katiyakan sapagkat ang aming pong kaligtasan hindi nagmula sa aming kalakasan kundi sa pamamagitan po ni Kristo sa kanya pong kamatayan. At amin din pong inaalala ang iyong pong banal na presensya sa aming pong kalagitnaan na iyong pong ipinangako sa amin na sa tuwing aming aalalahanin ang banal na punang ito, ikay ay nasa aming kalagitnaan at kasalo namin isinasagawa ang lahat ng ito. Hayaan mo po, Panginoon, nang aming pong puso ay patuloy pong magalak sa iyong presensya, sa iyong katwiran, sa iyong kabanalan, na kami patuloy na magalak, Panginoon, na ikaw ang Diyos na kasi pong kumikilos sa aming pong kalagitnaan. Kaya naman po, bilang iyong mga tao na nagkakatipon, kami po'y patuloy na umaasa ng iyong pagbabalik. Patuloy namin tinitignan ang iyong pagbabalik sa patuloy po namin pag-alaala ng mga bagay na ito. Muli, Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito. Nawa nga, dumating ka po sa aming buhay. Salamat po sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Antoy pong inumin ang tao. At habang binulubulay natin ang pakikibahagi at pagganap natin ng banal na hapunan ito na isa sa mga sakramento na ating sinumpaan na susuportahan at pakikibagian. Nakakalukot lamang dahil sa sitwasyon natin ngayon sa pandemic ay may mga kapatid na tayo na hindi nakadalo. Nawa nga ay magkaroon din sila ng conviction na sa susunod na ating idadaos ng banal na hapunan nito ay sila ay makarating dahil ito isa sa mga sinumpaan natin. Dahil dito, sa ating pag-alala ng pagganap ng banal na hapunan ay ating inaalala ang kanyang kamatayan, ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagbabalik, muling pagbabalik. At dito rin ating inaalala, nakita natin kung paano ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo kung saan nabubo ang kanyang banal at mahal na dugo na siyang nagpatawad at naglinis ng ating mga kasalanan. Tayo umawit, what can wash away my sin? Thank you.
pagkaawit nila ng isang himno ay nagtungo sila sa bundok ng Olibo. Tayong manalangin. O Panginoon, natin ba the blood of Jesus na magpapaputi sa aming pong mga kasalanan? Salamat po Panginoon sa araw na to. Nawa nga po nabigyan ka namin ng kaluwalhatian, kadakilaan at maitaas namin ang inyong pong banal na pangalan. At salamat Panginoon sa iyong pong mga mensahe sa araw na to kung saan ay nangusap sa aming mga puso sa morning worship na kung saan nakita namin kung paano namin dapat ipahayag ang inyong pong mga salita at nagmumula sa Diyos at aming pakilala si Kristo at aming ituro to sa pamagitan namin mga karanasan kung paano nyo kami iniligtas at wala kaming dapat na kilingan. Maraming salamat po Panginoon sa araw na to sa iyo pong kabutihan. Nawa nga po, ingatan nyo po ang bawat isa sa aming pong pag-uwi, sa aming pong kanya-kanya mga tahanan at daladala Panginoon ang inyong pong pangako na kayo po'y muling babalik. Maraming salamat po Lord, in Jesus' name. Amen.